pagsikat ng araw, tilaok ng manok, at tik-tak ng relo. Minsan na bang sumagi sa isip mo ang kinabibilangan mo? Halika, huwag ka nang umiyak, samahan mo akong gumayak, simulan ng pag-apak, ika'y maghanda, magpaalam kila mama at papa, tara na't bumiyahe at lumarga. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pait, sakripisyo, lungkot, saya at pag-asa, katulad ng isang gulong na minsan nasa itaas, minsan naman ay nasa ibaba. At ang gulong na iyon ay hindi maaaring maglakbay sa isang daan na banayad lamang papunta sa kanyang patutunguhan sapagkat inaasahan na tayo ay makakaranas ng lubak-lubak na daan na susubok sa ating katatagan at haharap din sa iba't ibang hamon na hindi natin alam kung anong klaseng daan ang naghihintay na madaraanan. Maaring banayad ang sinimulan, pagkatapos ay magiging malubak sa kalaunan. Ngunit isa lang ang ating pinangahawakan, ang makapaglingkod bilang isang kabataan. Mangilan-ngilan lamang ang sumasabay sa pagsubok dahil karamihan sa atin ay unti-unting pinanghihinaan ng loob o di kaya'y tumatalikod. Ayaw natin ng pahirap sa buhay, lalo pa alam na may mga pagsubok na tayo lamang mag-isa, subalit mali. Hindi. Dahil kapatid, sa lahat ng mga oras ay may kaangkas ka, kaangkas na sasamahan ka, hindi man makita. Ngunit pinararamdam ang pasensya, basta't magtiwala ka, huwag mawalan ng pag-asa, maniwala ka sa kanya. Mahihirapan man makibaka, maramdaman man na para bang pinagsakluban ng langit at lupa, maaari mang madapa. Ngunit hindi natin namamalayan na iyon ang nagdadala sa buhay na may kahulugan at kabuluhan. Kaya tayong mga Katolikong kabataang Bulakenyo, matuto tayong tumayo, lumakad ng diretso, sumakay sa naaayon sa gusto mo dahil tiyak hindi ka mabibigo sa paglalakbay. Magkakaiba man tayo ng pamaraan, iba't iba man ang karanasan, ngunit iisa ang ating pupuntahan. Nagsisilbing ating paaralan, naging sandigan sa oras ng kawalan, tahanan ng karamihan, at iyon ay ang simbahan na siyang magtataguyod at taakay, kasama sa biyaheng matiwasay, laging kasama sa buhay at sa mga oras ng paglalakbay.